Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumaiyong inyong lahat. At sumaiyong rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong araw na ito ating ginugunita ang isang santo at dati nating Santo Papa, si San Leon. At ating ipanalangin na sa kanyang pamamagitan, dinggin ng Diyos ang ating mga panalangin. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahihintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan. Ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan. May sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Kayo naman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga Hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga Hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kapapalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya sa lahat ng lupain mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay pinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba.
Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya, makauunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na tatamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag, ang lahat po ay magsitayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ito at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buo, nang buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Lipo'y magandang tanghali sa inyong lahat. Sino po sa inyo ang kumainan ng tanghalian? Pakitas nga ho ng kamay yung nag-lunch na po. Oh, dami pang hindi nagla-lunch. Okay. Saan niyo plano o balak na kumain ng tanghalian? Meron na ho ba kayong nasa sa isip? Pagkatapos dito, ako'y kakain doon. Marahil hindi nyo man ho sabihin sa akin, meron na kayong nasa sa isip, doon kami kakain pagkatapos. O kaya naman, ngayon pa lang, baka ini-imagine nyo na, ano ngang o-orderin ko doon? Ano ngang kakainin ko doon? Masarap daw ang ano doon. Mga minamahal na mga kapatid, maging ang pagpunta ninyo dito sa Dambana o pambansang Dambana ng Padre Pio, meron na kayong mga plano. May mga narinig na siguro kayo o dun sa mga pailang ulit ng papunta rito, siguro may mga plano na kayo. Sa daan, na inyong dadaanan, itong kami dadaan, hindi masyado matrapik. Ganitong oras kami pupunta sapagkat kakaunti ang tao. Ganitong araw at marami tayong plano. At sa katunayan, pagkagising pa lang natin sa umaga, ang dami na nating plano. Pero mga minamahal na mga kapatid, sa dami ng plano natin, meron ba tayong plano para makipag-ugnayan sa Diyos? O maglaan ng oras para sa Diyos? Pagminsan, pagising natin sa umaga, nasa isip agad natin, itong gagawin ko sa aking trabaho, ito ang gagawin ko sa opisina, itong gagawin ko sa school. Pero nakapaglalaan ba tayo ng panahon para maisip at maplano natin, ano kayang gagawin ko para makausap ko naman ng Diyos, magkaroon ako ng oras para sa Diyos? Sa pagpuntahon ninyo dito sa pambansang Dambana, kasama ba sa inyong plano? Ako'y pupunta doon dahil ako'y magdarasal. Pupunta ako doon dahil ako'y magsisimba. O baka ang plano lang ng iba sa atin, ako'y pupunta doon at magpipicture ako ng napakarami. At ipopost ko lahat sa social media para yung aking mga kaibigay mainggit. Ako'y mamamasyal lang doon. Ako'y pupunta lang doon sa Batangas at kakain lang ng lomi. Pagkatapos, sana mga minamahal na mga kapatid, huwag nating kalilimutan, may plano tayo para makipag-usap, makipag-ugnayan sa Diyos araw-araw. Bakit ko ito binabanggit sa inyo? Sapagkat sa ating mabuting balita, yung katiwala, hindi katiwa-tiwala. Pero nung nalaman ng kanyang Panginoon ang kanyang ginagawang kataksilan o pagiging hindi mabuting katiwala, napaisip yung katiwala. Anong gagawin ko? Tatanggalin na akong katiwala. At anong kanyang naisip? Alam ko na ang aking gagawin. At sa kanyang ginawa, humanga yung Panginoon, hindi dahil doon sa kanyang ginawa, kung hindi sa katalinuhang ipinakita niya. Para ano? Para maplano niya na pagkatapos siyang alisin bilang isang katiwala, may sasambot sa kanya, meron siyang pupuntahan at meron pang ibang magtitiwala sa kanya. Mga minamahal, mga kapatid, tayo rin po, sana may plano rin tayo na maging katiwala ng Diyos. Huwag na nating gayahin yung katiwala sa mabuting balita. Sabi ho dun sa panghuli, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Totoo po yan. Pagminsan, ang palagi nating iniisip ay ano yung ikauunlad natin sa mundong ito. Sipin nyo ho, sa maghapon, kaano karaming oras ang inilalaan ninyo para mabuhay o para magkaroon ng hanap buhay. Mas marami.
ilang oras yung inilalaan natin para sa Diyos? Kakaunti. Yun nga ang pagminsang utos ng Diyos sa loob ng isang linggo, mangilin ka. Pagminsan, di pa natin nagagawa. Bakit? Masyado nating iniisip yung makamundo, yung ikabubuhay natin. Nakakalimutan natin, kailangan may plano din pala ako. Sapagkat ako pala hindi lamang basta tao, hindi lang pala ako basta katawan. Ako pala'y may espiritu, ako pala'y may kaluluwa. Ako pala'y anak din ng Diyos. Boy, kailangan din palang ako'y nakikipag-ugnayan sa Kanya. May plano din sana tayo sa ating buhay. Paano tayo mapapalapit sa Diyos? Sabi nga, gaano man kaganda ang plano natin sa mundong ito, lahat yan, pag tayo'y pumanaw, wala na yan. Pero yung ating plano na kasunuran sa Diyos, plano ng pagpapakabanal, kahit tayo mawala sa mundong ito, tayo ay makakasiguro sa piling ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, sa pagpatuloy ng ating banal na pagdiriwang, panalangin natin sa Diyos. Lord, ang dami ko hong plano sa buhay. Ang dami ko hong mga nais mangyari sa aking buhay. Pero sana, huwag ko hong kalimutang magplano para magkaroon ng magandang ugnayan sa iyo. Sana huwag ko hong makalimutan na maglaan ng oras para sa iyo. Mga minamahal na mga kapatid, ang inilalaan nating oras para sa Diyos, hindi lamang panghabang buhay, kung hindi hanggang sa kabilang buhay. Ang ginagawa nating pagpapagal sa mundong ito, hanggang dito lamang yan. Hindi natin yan madadala sa kabilang buhay. Kaya sana, sa bawat plano na ating ginagawa, huwag nating kalimutan, magplano rin tayo para makasama ang Diyos. Atin ding planuhin upang makaniig, makasama, makapiling ang ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin maalay na ito, mga biyayang magmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprenya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanihang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito at nakahanda, ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng puok, at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Leon ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran,
at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y napupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparin. Siyang nagmulat sa ulang, sa pinayay ng palakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Leon at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ang lahat po ay magsitayo.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Bigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan kung hindi kayang lumuhod manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaya daw
Isa sa gawang second collection na iginagamit sa patuloy na pagpapunlad ng parokya at pambansan dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling naming ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan ito ang ibayong kalayaan at mapaghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Petersina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa.
sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at Yesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bondang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobre may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena simula noong ikasa hanggang kasyam ng Nobyembre at buong buwan natin ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipagunayan lamang pa kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para pagsulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Formation Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store at iba pang lugar dito sa pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpalawig ng datos at turismong pansimbahan. Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na rin pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Panang hapon, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod ka ang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Ngayon at ipahayag, kanyang pagkaling at habag, isa buhay pa.